Magkakaroon na nga ba ng panibagong bahay ito ngang si Jordan Clarkson? Ayon kasi sa latest report ni Jake Fisher, ito nga to, Phoenix Suns ay interested sa pag-acquire kay JC, kapatid nga ni Jay Crowder. Naghanap nga daw itong team ng Phoenix ng dynamic ball handler, scorer, behind Chris Paul and Devin Booker. At si Clarkson ang kanilang minamata ngayon. Pwede nga rin daw sila na magbigay ng first round pick para nga dito kay JC. Alam naman siguro natin, di ba, na itong si Jay Crowder nga daw ay gusto nang lumipat dahil hindi na nga siya mag-i-start para nga sa team ng Phoenix. Eh desire niya na mag-start. Kaya nga nagkaroon sila ng agreement na ihanap na nga daw itong si Crowder ng panibagong team. At ngayon nga ang pinakaunang rumor at possibility ng paglipat ni Jay Crowder ay sa team nga ng Utah Jazz kapalit ni Clarkson. At pag napunta nga dyan si JC ay paniguradong napakalaking tulong niya sa team ng Phoenix Suns. Isipin nyo, may Devin Booker ka na, tapos pag pumunta ka pa sa bench ng Phoenix Suns ay nandun si Clarkson, former winner ng 6th Man of the Year Award sa NBA at can easily score 15 plus points per game. Kaya naman for sure mga idol, mas magiging delikado ang team ng Phoenix Suns kapag nakuha nila etong si Clarkson. At ngayon naman ipag-usapan nga natin ang pagkakamaling maaaring gawin ng Boston Celtics. Dahil unlikely to sign Grant Williams nga daw sila to a contract extension. Wala pa nga daw kasing ibinibigay na extension dito kay Grant kahit malapit na nga na matapos yung contract extension period sa NBA. Meaning maaaring maging free agent nga ito at pumili ng iba niyang team. At yan nga ay maaaring pagkakamaling gawin ng Boston dahil itong si Williams mga idol, kung napanood nyo yung kanilang playoff run last playoffs ay napakalaking partingan ng team ng Boston defensively pati na rin sa kanyang 3-point shooting. Isa nga siya sa mga maaasahang role player ng team ng Celtics last season. At kung hindi nga nila ibabalik itong si Grant ay paniguradong malaking kawalan nga ito sa kanilang team. Kaya nga abangan natin kung may gagawing bang pagkakamali ang Boston or i-extend nga nila itong si Grant Williams. At ngayon nga ipag-usapan na natin ang update sa Lakers player na na-injury kanina na si Lonnie Walker. Sa unang tingin ay parang nung katulad niya kay Andre Davis last season against din sa Minnesota Timberwolves nung nadagalan nga rin ng Minnesota Timberwolves player itong si AD sa kanyang ang tuhod na nagresulta nga ng MCL sprain. Pero ang good news naman dyan na doon ni Coach Darvin Ham ay nagkaroon nga lang daw itong si Lonnie Walker ng mild left ankle sprain ayon sa mga doktor ng Lakers. Dagdag pa niya na sinalubong nga daw sila ni Lonnie Walker sa hallway para i-greet at sabi pa nga daw ni Lonnie Walker na he'll be fine, magiging okay nga daw siya. Pero sabi rin nito ni Coach Darvin Ham ay i-re-evaluate nga daw siya kinabukasan para nga mas malinawan sila kung ano ba talaga ang kanyang natamong injury. Dahil mga idol, at the moment of the injury ay hawak-hawak na nito ni Walker ang kanyang tuhod. Pero ang announcement nga ng Lakers ay left ankle sprain. So para nga makasigurado itong team ng Los Angeles Lakers ay i-re-evaluate nga nila itong si Lonnie Walker. At siguro mabibigyan din tayo ng update kinabukasan. So sana naman ay hindi nga malala ang injury nito ni Lonnie Walker dahil parang sobrang malas naman na ng Los Angeles Lakers. Simula from 2 years ago ay bombarded na sila ng injuries. Tapos hanggang ngayon ay parang hindi pa nga rin tumitigil.